Yung Our Lady of Peña Francia Shrine and Parish, dating tinatawag na Santuario de la Nuestra Señora de Peña Francia. Dito naman nagsimula ang debosyon sa Nuestra Señora de Peña Francia na ang tawag namin mga Bicolano ay Ina. In around 1710, a certain Father Miguel Robles de Covarrubias, who was a devotee of Our Lady, nung seminarista pa siya sa Santo Tomas, and meron siyang panata na gumawa ng chapel para sa kanya because he would receive miracles from the Lady, he would touch the part of his body with that estampita. No? Kaya lang, nung siya ay naging pare, he was called to Naga. He thought hindi na magaganap yung kanyang pangako, no? Panata to build a church. It so happened na yung mga mountain people, the Cimarrones, were asking for a place where they could receive the sacraments na medyo malayo sa center. It happened na malapit din ito sa river. So nakita ni Father Miguel Robles de Covarrubias na pwede pang maganap yung kanyang promise. So nagpagawa siya ng image, he asked a local artisan to sculpt an image of the Lady of Peña Francia, and he built a church, a small chapel, made of light materials. And according to the story, they needed the blood of the dog to paint it. So they slashed the throat of the dog and threw the dog onto the river. According to the accounts, Father Miguel was supposed to have said, if the Virgin would so desire it, may she show a sign. And according to the narrative, they saw the dog running back to its owner. That is the story of the... And we get that story from Bishop Francisco Gainza, who was a bishop here, an educator, intellectual. When he came here, he wanted to know the story of the devotion. So, dito, sa ngayon, yung simbahan na ito, which the concrete church was built in around 750 by Bishop Isidoro de Arevalo, ito na ngayon ang Peña Francia Shrine. At dito, nakalagay dati yung original image. By the way, this was renovated and embellished by Bishop Francisco Gainza, the one who wrote the history, kaya yung kanyang coat of arms na andyan din sa facade na yan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. In this sacrament, you remind us of your love. You are the bread broken and shared. You want us to be also Eucharist to one another. In this parish church, we pray for all parish communities. Our parishes are our homes away from our eternal home. They are our community in our pilgrimage back to the kingdom. In these parish communities, let your law of love be alive in the hearts of all. Amen. Jesus, Star of David, have mercy on us. Jesus, adored by the Magi, have mercy on us. Jesus, proclaimed by the angels, have mercy on us. Jesus, visited by shepherds, have mercy on us. Jesus, baptized by John at the Jordan, have mercy on us. Jesus, prophet and rabbi, have mercy on us. Jesus, Master of the 12, have mercy on us. Jesus, Wonder Worker, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus,
pray for us. A reading from the Holy Gospel according to John. When the crowd saw the time of Jesus, nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, where did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you're looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were refilled. Do not work for food that perishes, but for food that endures for eternal life, which the Son of God will give you. For him the Father God has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that they may see and believe in you?" "What can we do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was at Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po, mga kasambuhay. Tayo po ay nasa pangalawang simbahan sa ating bisita iglesia dito po sa Nuestra Señora de Peñafrancia sa Naga City. At napakinggan po natin kung paanong hinahanap ng mga tao si Jesus at ang kanyang mga disipulos. Yung mga disipulos, hindi naman talaga nila hinahanap. Si Jesus lang ang kanilang pakay. Kasi sabi nga ni Jesus, "Alam ko kung bakit niyo ako hinahanap. Hindi dahil nakakita kayo ng signs." Ang signs po kasi, yun sanang makakatulong sa kanila para makapag-isip, magnilay, at ituon ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, "Kaya naman kayo naghahanap sa akin eh, para maulit yung miracle ng multiplication of bread and fish." Gusto nilang malaman, pwede ba bang maulit? Nung sabihin ni Jesus yun sa kanila, ano ho ang dapat naming gawin para kami magkaroon ng bread of life na inyong sinasabi? Kasi ang sinasabi ni Jesus, "I am the bread of life." Akala nila, yun ay tinapay na nabibili sa tindahan, na pwedeng pag-ipunan, tapatan ng salapi. Pero ang sabi ni Jesus, "This is the work that you must do to believe in me, to put your faith in me." Alam po ninyo, yung original na salitang sa Bible na work, nangangahulugan po ito ng hard labor. Talagang buhos na pagpapagal. To put faith in Jesus, hindi po ibig sabihin na, "Ay, oo, basta naniniwala ako sa Kanya." Ang ginamit tong salita ay ergon, na ang ibig sabihin ay magpapasangka talaga ng mga bagay-bagay, magtatrabaho ka ng mabigat. So to put faith in Jesus, ibig pong sabihin, naroroon yung ating araw-araw na pagsisikap. Siya na ho mismo ang nagsabi,
if you want to follow me, deny yourself. Carry your cross and follow me each day. Nako, ito po napakahirap. Deny yourself. Kabataan man o mga nakatatanda, gusto natin palaging tayo ang nauuna. Pero ito pa, magpapasan pa tayo ng cross at hindi lang minsan. Madali lang sana gumawa ng penitensya ngayong mga mahal na araw. Pero ang sabi ni Jesus, huwag naman sana kapag ganito lamang mga mahal na araw. Kung hindi, each day, yun ang kanyang hamon sa ating lahat. Ang ibinigay hong tinapay ng Ama sa langit ay walang iba kung hindi si Jesus. At sinasabi niya sa mga tao, nasa akin ang seal ng Father. Ako talaga ang garantisadong tinapay na walang pagkagutom. Pag nilagay nyo ang inyong faith sa akin, pag sa akin kayo nanalig, pag ako ang sinundan nyo sa buhay, walang pagkagutom. You will not be disappointed. Sa mga Hudyo po, kapag kayo isang mayamang tao, meron kayong dokumento, isasara nyo yan ng isang selyo. Nando doon nakatatak ang pangalan ng may-ari. Ganun din naman po sa offering na dinadala nila sa temple. Meron ding seal. Patunay na yung hayop na yon, yung alay na yon, ay hindi maaaring gamitin sa ano pamang bagay. Hindi pwedeng basta lutuin at pagsaluhan sa pista. Yan ay dadalhin muna sa templo. Kaya yan ay may seal. In order to distinguish it from any other kind of food. Si Jesus ho, ang alay na bigay ng Diyos at nasa kanya ang tatak ng Diyos. Hindi ho ito katulad ng mga tinapay ng mana, sabi ni Jesus, na tinanggap ng mga tao sa pamamagitan ni Moises. Katunayan nga, ang tinapay na iyon, hindi si Moises ang nagbigay, kung hindi ang kanyang Ama. Ngayon naman, ang Ama rin ang nagbibigay sa atin ng tinapay na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, turuan mo po sana kami na maghangad palagi, hindi lamang na mga biyayang kaya mo at nais mong ibigay sa amin. Nawa po, una-una naming hangarin ikaw mismo na aming Panginoon at Diyos upang sa halimbawa at turo ng aming Panginoong Jesus, ikaw ay aming masundan at siya ay aming matularan. Turuan mo po kaming lumimot sa sarili, pasanin ang aming mga dalahin at sumunod sa iyo araw-araw. Turuan mo po kaming maging tapat at sa iyo lamang manalig. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito ay ang parokya ng San Francisco de Assis, no? Ito ay isa sa mga oldest churches in Bicol. But right now, yung simbahan dyan ay bago na. Ang natinaran na lamang ay yung tower, no? Dito sa dating Ciudad de Nueva, dito sa Naga City ngayon, may dalawang main churches. One was the cathedral, at ang isa, itong San Francisco. This was the church for the natives, while the cathedral was the church for the Spanish settlement. But this became also the staging place for missionary activities, no? Laguna, Southern Luzon, and Bicol was given to the Franciscans. So, kaya makikita nyo sa mga simbahan dito sa Southern Luzon, they were built by the Franciscans. So, at Bicol was a Franciscan territory. Pero itong simbahang ito ng San Francisco Church, in the 1900s, na ibinenta by one of the bishops, walang funds. But it was bought back in 1925. But the reconstruction of the new church started in the 1970s with Monsignor Ravanera, then the bishop was Archbishop Alberto. It became a chaplaincy, now it is a parish. May mga stained glasses dyan. The stained glasses show the missionary and evangelization efforts of the Franciscans. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church, in your body and blood that you offered, and that you continue to offer in an everlasting memorial. You are our peace with the Heavenly Father and with one another. In this church dedicated to Saint Francis of Assisi, the man of peace, we pray for unity in our country, the Philippines, and the Filipino people preparing to celebrate 500 years of Christian faith. Just as you are the one bread of faith that we break and share, may we be one amidst our diversities and manifold gifts. Amen. A reading from the Gospel according to John. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven." And they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Jesus answered and said to them, "Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven,
so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Patuloy po ang ating bisita iglesia dito pa rin po sa lungsod ng Naga. At narito po tayo ngayon sa simbahan ni San Francisco de Assis. At sa atin pong magandang balita, napakinggan natin kung paano nagbulong-bulungan ang mga tao at hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay na ibinigay ng Ama mula sa langit. Marami po nagsasabi na kung tayo ay nabuhay noong panahon ni Jesus at nakita natin ang maraming mga himala na kanyang ginawa, marahil mas madaling maniwala sa kanya. Pero nakita natin, yung mismong mga nabuhay noong kapanahunan niya ay hindi siya tinanggap sapagkat para sa kanila, si Jesus ay isang taong napakakaraniwan. Nagsimula ho silang mag-usap, hindi ba ito yung anak ni Jose? Hindi ba ito yung anak ni Maria? Kaya hindi nila matanggap si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila na ang kanilang mga ninuno ay binigyan ni Moises. At kung tutuusin, ang talagang nagbigay ang Diyos Ama ng tinapay mula sa langit. Pero ang kanilang mga ninuno ay namatay din. Yun lang ba ang maaaring magawa ng Diyos para sa kanila ang sila'y busugin? Ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi lamang yun. Hindi lamang sila bubusugin kung hindi bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. At ito po yung tinapay na inaalok ni Jesus sa kanila ngayon. Ang kanyang sariling buhay. Hindi po isang tinapay kung hindi ang kanyang sariling pagkatao at pagka-Diyos. Ito yung nais niyang ibahagi sa kanila. Sa atin pong pagbibisita iglesia, tayo po ay inaanyayahan na patuloy na magnilay sa katawan ng buhay, sa tinapay ng buhay ni Jesus, sa Eucharistia. At sana matanggap natin siya bilang isang Diyos na piniling maging tao, magpakababa, maging karaniwan upang maghatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Gayun din po ang paanyaya sa ating lahat sa pagiging karaniwan, takbo ng ating buhay, sana makita natin na ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa atin, patuloy na nagliligtas, at nais niya na ang buhay natin ay maging kabahagi ng kanyang buhay na makalangit. Hindi lamang po buhay na hanggang dito sa lupa, kung hindi buhay na hahantong doon sa kabila. Ang hangad po para sa atin ng Panginoong Jesus, tanggapin siya hindi yung pagtanggap na basta lamang kakanin siya, isusubo at pagkatapos magiging otomatikong bahagi ng ating buhay. Hindi po ganun. Ang hinihingi niya ay ang pagsisikap na matularan ang kanyang mga halimbawa at pakinggan ang kanyang itinuro habang siya ay nabuhay dito sa lupa. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama, sa pagiging karaniwang takbo ng aming buhay dito sa lupa, sa aming mga ginagawang karaniwang pagpapagal at pagtatrabaho,
Nawa po makilala namin na si Jesus na iyong anak ang siyang tunay na magbibigay sa amin ng kahulugan at kaligayahan sa buhay na ito. Nawa po'y tanggapin namin siya, hindi lamang bilang isang tinapay na kakanin, kung hindi isang kapatid, isang guro na maaaring sundan at tularan, isang Panginoon na tunay naming mamahalin at sasambahin at paglilingkuran sa aming kapwa upang kami rin ay maging tao na Eucharistia. Mga taong marunong magbahagi ng aming sarili para sa aming kapwa, lalo't higit sa mga kapuspalad at nangangailangan. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.